Hey Veles! Welcome to my new episode. Hola a todos! Kamusta po kayo? I am here and as I promised, I am going to have my post-coronation analysis. And I think that this is the right time to do it because alam nyo na, natapos na ang Binibining Pilipinas at maraming tayong pag-uusapan about the excitement, the drama, and of course, the expectations of the fans. Ano ba? Nakontento ba kayo sa ating resulta sa Binibining Pilipinas 2021? Ang mga choices ni Madam Stella Marquez? Ano ang masasabi ninyo? Wow! Alam nyo, Velas, para sa akin, masayang-masaya ako. At first of all, bago tayo humaba sa ating pagkikwentuhan ngayong araw na to, I really want to congratulate all the winners, especially those included in the winning circle, the top six, wherein we are going to congratulate Miss Meiji Cruz from Valenzuela City. Okay, hindi po Venezuela ha? Valenzuela City, baka magkamali ako at masabi ko Venezuela. Usually nagkakamali rin po ako sa Valenzuela at nasasabi ko Venezuela minsan. Okay, but now we have to congratulate Meiji Cruz for being the second runner-up of the Binibini. And of course, I want to congratulate none other than Gabriel Basciano from Borongan Eastern Samar, who is our second runner-up. And wow, talagang I am rooting for Gabriel Basciano at that night. Sayang nga lang po, hindi po siya nakakuha ng corona. Isang-isa na lang, first runner-up, and then she will have the crown. But anyway, there is a reason for that at pag-uusapan natin yan mamaya, okay? And of course, sa ating mga nakoronahan, the top four and the title holders for the night, umpisahan natin with Samantha Panlilio, the unexpected winner of Binibining Pilipinas. She is a dark horse. And of course, congratulations, Miss Samantha Panlilio from Cavite. Okay, hopefully that with Samantha Panlilio, we will have our very first crown for the Miss Grand International na gaganapin po sa Thailand. And of course, to continue, I would like to congratulate our next winner and she is none other than the beautiful, the gorgeous Miss Maureen Montaigne from Batangas. Ayan, Velas, di ba sinabi ko sa inyo dati, Maureen will never go home without a crown. Kahit pa ho, hindi niya makuha ang Miss International, I've told you before that with the maturity, the discipline, the dedication of Maureen Montaigne, and not to mention yung kanyang experience sa international pageant and local pageant, alam nyo na, Maureen Montaigne will have a crown. At that is expected by me and other pageant experts. Okay, so moving on, I would like to congratulate. Wow, I am so excited for this girl. Alam nyo, napasigaw ako nung nanalo siya. And she is none other than Cinderella Faye Abenita from Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Wow! Anong masasabi nyo kay Cindy, di ba? Maraming pageant experts or some of the pageant experts na walang believe sa kanya. Nakikita ko sa mga predictions nila, sa mga hot picks nila, hindi nila isinasama si Cindy. But, wow, where is she now? Diba? At marami pang nagsasabi na wild card lang yan. Nung umpisa, diba? Nakikita ko yung mga chat dun sa Binibini live chat. At marami nagsasabi wild card lang daw, pasang awa. And where is she now? Alam nyo, mamaya pag-uusapan natin yan about Cindy Obenita. But first, I would like to congratulate the girl on fire during the Binibini. And she is none other than... Palakpakan naman tayo, Velas, because she got the highest title of the night and she is none other than Hannah Arnold from Masbate. Okay, di ba? Tama ba yung aking introduction? Masbate! Kasi ganun si Hannah Arnold, di ba? Pagka nag-i-introduce siya, talagang very sweet, very charming,
Hannah Arnold, mas bare. Oh, alam nyo, gustong-gusto ko yung, ano, yung aura na yon at yung trending aura ni Miss Hannah Arnold. And after 2 years of dedication, finally, nakuha ni Hannah Arnold ang biggest title of the night, and that is the Minibining Pilipinas International. I am so proud of you, girl. You did well during the coronation. You leave no stone unturned. At masasabi ko lang, wow na wow. Ang gown, very much beautiful. Overall, wala akong masabi kay Hannah Arnold. Kaya lang nung gabi, diba, nung nagkakaroon ako ng reaction video that night, may nagsasabing hindi daw maganda ang pagkakasagot, at bigla ako nagdepensa doon, 'di ba? Nakita niyo 'yon, at sinabi ko, at you know what, it's all about what you say. Okay? It's all about how you say it more than what you say during that Q&A portion. Kasi alam niyo, Bellas, when you say perfection in answering a question, hindi po nag-e-exist yan dito sa mundo ng pageantry. Everyone doesn't answer perfectly. Yung content, yung delivery, hindi mo pwedeng magawa yan in 30 seconds. Kasi minsan, we are obliging the girls to do better in 30 seconds. Alam nyo, pag ganun lang ang oras nyo, instinct na yan ang gumagana eh. Kung ano na lang ang naisip ng kandidata, yun ang lalabas sa kanila. And ito lang po ang advice ko doon sa mga pageant fans, and as well as doon sa mga candidates na lumalaban din po ng not just Binibining Pilipinas at ng other pageants, okay? When you are in the Q&A portion of the pageant, kailangan hindi mo ibigay lahat ang content na dapat mong ibigay, ang detalye ng iyong answer. Kasi oo nga, ang ganda ng content mo, but at the end, you didn't connect with other with the judges. You didn't connect with the people. Ang ganda ha, lahat ng content nandoon, perfect. Sasabihin ng mga netizen or ng fans na ando naman yung sagot na ibigay naman, pero bakit hindi uploaded? Bakit hindi parang effect dun sa ano, tama naman yung oras niya, hindi naman siya lumampas. Bakit yung iba lumampas pero mas nabigyan pa ng pansin? Kasi po, yung iba medyo lumampas man sila dun sa answer o dun sa time limit. Ang ganda ng pagkakasabi, ang ganda ng connection nila with the judges, with the people. Nararamdaman po yan eh. Diba katulad po nung sinasabi ko sa inyo sa aking mga vlogs and live, nararamdaman sa isang babae, mararamdaman natin kung mahahawakan ng kandidata ang mga puso natin during their performance on the question and answer portion. Yon ang hindi naiintindihan ng iba. Bakit ito mas maganda naman yung sinagot, mas may content, mas direct to the point? Oo nga, direct to the point ang sagot niya. Natapos siya bago ang time limit. Pero nagkaroon ba ng impact? Did she leave a very good message to the audience? Yung lesson, did she really render the lesson? Where in fact, na nagbibigay lang siya ng details o information, valid information about a particular question, eh hindi naman po masama yun. Pero ika nga, bago po yung mga valid information na yan, mga pinagsasabi na atin during our answer, bago natin matumbok yung perfection about answer, we still have to sound right. Diba? Natandaan nyo yung sinabi ni Tito Boy Abunda. Regardless of what the people say about the content of your answer, you have to sound right. Kailangan magmukhang tama ang sagot mo. Kahit nalilito ka, kahit ninenervyos ka, kahit hindi ka sure doon sa answer mo, you have to show to others na ang sinasabi mo ay totoo. Then you can make an impact. Then you can truly capture. Ayun, yun ang word na dapat kong sasabihin. Capture the heart of many when you are answering. And that is what Hannah Arnold did that night. Kasi sinagot niya po ang tanong,
And some people would say na hindi direct to the point. Well, sinagot niya po kasi she emphasized on her answer the importance of free speech. Yun po ang mahalaga when she emphasized the importance of free speech in the Philippines. Kaya nga, bago daw mag-election, it's really good that she has the ability to recognize what is real and what is not in social media or in Twitter. So before she can cast her vote on the election. Kaya napakaganda po nung sagot ni Hannah Arnold. Very, very empowering. Andun yung impact, andun yung connection. Kaya siya po ang nagwagi. So Bellas, bakit po sila ang kinoronahan? Ano ang meron tong anim na babaeng ito during that night na wala ang iba, na halos lahat naman sila, in fairness, did a great job from the presentation, the introduction speech, di ba? Lalong-lalo na si Karen Lowry. I really want to congratulate Karen Lowry, Lowry Mendoza from Iloilo, na kahit hindi niya po, hindi po siya napasama doon sa winning circle o nagkaroon man ng corona. And she was always on my top 6, di ba? Nakikita niyo naman, sinusuportahan ko si Karen Lowry. At I am so sad na hindi siya napasama doon. Pero wag na natin sisihin si Tito Boy Abunda about the question na hindi nasagot ni Karen Lowry na pinahirapan daw. Yung mga ganong issue, tigilan natin yan, Bellas, kasi hindi naman magandang pakinggan din o unfair din naman po sa ibang mga candidates na mahihirap din naman ang tanong sa kanila. At I think na all are fair enough for the question and answer. Wala naman makakapag-expect na itong question mapupunta kay ganito, itong question mapupunta kay ganyan. Hindi naman yung pinili para sa kanila, di ba? Okay, so yun na lang ang tandaan natin. It is a destiny, okay? Kung mapunta man sa kanya yung very tricky question na nagsasabi nga, okay, meron pang nagsabi dito about a certain Ilonggo lifestyle designer and he is PJ Aranador. PJ Aranador, oo, siya yon. At sinabi nga niya na it's a really tricky question for a 30 seconds question and answer portion. Kasi alam nyo, when you have 30 seconds, sinabi ko sa inyo, talagang napakahirap mag-compose ng sariling answer in that particular moment, especially when there is an audience looking at you. Hindi po madali yon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, this is a mental test. Pag hindi ka nakapasa dito sa mental test na to, you will never be a beauty queen or you will never be able to compete in the highest level. And that is the international pageant. Kaya nga, napakahirap pong manalo ng corona, especially in Binibining Pilipinas. At let me read the summary of his comment. The question thrown to Binibini Miss Iloilo Karen Mendoza by Boy Abunda, I feel was overdone or OA daw. I was like an entangled rope. You do not know how to untie it. Okay? Two questions to answer in a question in 30 seconds was overriding it. Okay, ayan. Two questions in 30 seconds was overriding it. Wow. Very short comment, but alam nyo na, andon yung disappointment mararamdaman natin, especially not only to PJ, but also to other Ilonggos. You know what? I've supported Karen Lowry Mendoza from Iloilo. You know what? I really love her as well. Not just because I love Ilonggos, okay? Kasi naniwala din ako sa potential niya. Pero Bellas, let's have to respect the decision of the Board of Judges. Para sa akin, this is destiny already. And just like Hannah Arnold and Samantha Panlilio, kaya nga, unexpected win with Samantha Panlilio. She sounded right. She is so composed. Kalma lang. Walang stress. You know, I just want to answer a question. That's it. Diba, ganon ang nakita ko sa mga winners. At alam nyo, Bellas, I am so happy sa koronang natanggap nila Hannah Arnold at Maureen Montaigne. Dahil alam nyo naman na sila ay
Aki sinusuportahan since then at always naman nasa top rank ko yung dalawang yan. Lagi silang nasa top 4 or even in the top 2. Laging silang dalawang aking fini-feature dito sa channel ko. Kaya I'm really satisfied with the success and the crown that they have. Alam nyo, yung crown na international ay truly deserving na deserving naman po ni Hannah Arnold. Alam naman natin na yan ang gusto ng mga Hapon, ng Miss International Organization. Gusto nila yung ganyang charming personality, yung sweet personality ng isang babae, yung mahinhin. Diba? Kahit pala sinabi ng ibang mga fans during the live chat, nakikita ko talaga yung during the live chat ng binibini na bakit daw si Hannah malambot, malamya. Pero ika nga, di ba nung sinabi ko sa inyo yan sa aking live na ito ay isa sa mga strategy na dapat hindi palitan ni Hannah Arnold. At nakita nyo naman, ang daming nag-fierce, ang daming naging strong woman at that night. Pero sino ba ang nag-prevail? Diba? Sa lahat. Hindi ba si Hannah Arnold? Siya yung may pinaka mahinhin, pinaka soft. Diba? Kahit magsalita, very composed, hindi nagmamadali. Alam nyo, when you deliver something, just talk like you are talking to somebody else. Ganun po ang maganda pagdating sa Q&A, and that is the best quality na meron si Hannah Arnold when she is speaking. Makikinig ka. Alam nyo yung napaka lamig pakinggan sa tenga ng kanyang boses. Yung parang ang lumalumanay. Nasa iba, sasabihin, naku, wala namang impact, hindi powerful. Huwag po natin gayahin sila dun sa mga nakikita natin sa ibang beauty pageant na yung parang ipinagsisigawan yung sagot nila para lang magkaroon ng power o magkaroon ng impact. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng powerful answer. Ang powerful answer ho ay yung authenticity, yung connection. Yun ang dahilan bakit kinoronahang Miss International si Hannah Arnold. Yung kanyang personality niya, that is her strength, na sinasabi ng iba weakness. She turned those negative comments into her strength. Kaya nanalo si Miss Hannah Arnold. Yung mga nagsasabing, nagdududa sila sa kakayahan ni Hannah Arnold kasi nga malambot, yan po ang nagpanalo sa kanya. This is a Miss International title. It's a different title from Miss Universe. When you go for Miss Universe, you need to be strong. You need to be good in pasarela. You have to be fierce. Hindi ka nga pwedeng maging innocent looking. Kailangan you look matured when you are a Miss Universe. Well, that is different with Miss International. Sa Miss International, you need to look fresh. Kailangan young looking. Kailangan innocent looking na manika. Diyosahan lang. Ganon ang gusto ng mga Japanese. Kaya I think na alam yon ni Madam Estela na I think since then pa lang ng competition, namamataan na siya ni Madam. For me ha, yun. And then she is also like me na nagkakaroon ng kay Maureen ba o kay Hannah ba? Maureen ba, Hannah ba? Parang ganun ang naiisip ko, okay? Or Cinderella ba or whatever. Pero alam niyo, si Cinderella, talagang she did well, 'di ba? Kasi yung pangalan ay nag-wild card siya, and then now where she is, 'di ba? Pinakita niya na hindi niya kailangan bongga ng mga photoshoot kasi sa social media na napapansin ko pag naghahanap ako ng picture ni Cinderella Bay, parang wala. Yung pala, they are so busy encouraging everyone na bumoto sa kanila instead na magpa-picture na kaginagawa ng ibang candidate na nagpapabongga. Even Hannah Arnold, ha, hindi siya masyadong maraming mga pictorials. Mas maraming pictorials yung ibang candidates. Okay, Bellas. And of course, magkakaroon tayo maybe Miss International sa November. So, let's see kung matutuloy yan. Ika nga, anything can happen. But anyway, Hannah Arnold looks so ready. She is so perfect for Miss International. At alam nyo, pag binanat mo yung buhok niya, yung tinaas mo yung buhok ni Hannah Arnold, to tell you honestly, napansin ko para siyang si
Miss Kylie Versosa. Ang ganda-ganda niya. Kay Maureen kasi expected ko na she will do a good job already. Kahit noon-noon pa lang. Kasi alam ko with her experience, walang duda eh. Diba? Kaya ang analysis ko sa kanya, laging andun over the top ang kanyang performance. Kaya she has to prove well na mapakita niya na I deserve to be here. Parang ganun ang ginawa rin ni Maureen Montaigne. Okay? Alam niyo ba na nung kinoronahan si Maureen Montaigne, ang nag-award sa kanya ay yung national director pa mismo ng Miss Globe. Kaya wow, parang may nararamdaman ako dito ha. Parang talagang nakatakda ang Miss Globe for Maureen Montaigne. Kasi alam nyo ba, Bellas, kahit nasa pandemya tayo, wow, ang national director ng Miss Globe nag-travel pa sa Pilipinas. Nakita ko sa mukha niya how surprised she is nang makoronahan si Maureen Montaigne dahil natulala siya sa ganda ni Maureen Montaigne. I've seen that during the coronation night nang kinokoronahan si Maureen Montaigne. Masayang-masaya si Madam. So, Bellas, yan ang mga dahilan kung bakit nakoronahan ang ating mga reyna at bakit sila ang nanalo that night. Okay? So, this is also a lesson learned to all of us na how to become a binibini. Okay? So, sa lahat ng mga sinabi ko, siguro this is how you will win a Binibining Pilipinas title na rin. Okay? So, that's it. And hopefully, you have fun today. At asahan ko po kayo sa mga next vlog ko pa. Bye, Bellas!